Kalinga, mag-subscribe po Kuya Mail. Yung kanyang YouTube channel, Kuya Mail. Kalinga partner po natin. Napakabait po. Malaking tao. Masipag, mabait. Thank you po. God bless. Thank you, Kuya Mal. Good morning, mga Kalinga. Nandito po kami ni Kuya Miel. Subscribe po nyo si Kuya Miel. Salamat po, Ate Edna. Thank you rin po. Hello po, mga Kalingap. Kumusta po kayo? Please supportan nyo po si Kuya Miel. Kuya Miel lang po yun, ano? Kuya Miel. Po siyang Lingap partner na nais din makatulong sa mga nangailangan. God bless po, Kuya Miel. Thank you. Okay, guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ulit si Kuya Miel. Ayan. Ngayon po, tayo po may nakausap na isang mag-asawa na kasama natin sa Kalingap Partners ang kanilang ang kanyang magulang. So nandito po tayo ngayon, nag-i-stay sa kanila. Ngayon po habang kami ay nagkukwentuhan, nabanggit sa akin na ayun nga, ang kanilang bahay pala ay puro tulo pag umuulan. So ako po ay nagtanong kung ano ang problema, bakit may tulo. So ang hinihiling nilang po sa akin ay isang pawid po, gawa ng siguro po dahil sa pawid, butas-butas na, so kailangan. Hindi naman po siya nag-request ng yero or ano. Ang hinire-request niya lang po ay pawid. So ang sabi ko, ilang pawid po ang kailangan niya? Ang sabi niya ay 300 na pawid. Okay po, pasensya na po kayo kasi gabi na nung nakausap ko tong si Kuya Rodolfo. Yan. Ito po ay kapatid ng ating Kalinga partner. So, bago po ang lahat, no. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin. So, sabi nga po ni Kuya Bal, bago tayo tumulong sa iba, tulungan muna 'yung malapit sa atin. So, ngayon po napapasyal ako dito, nag-feeding po kami kanina rito. At ngayon nagkakwentuhan kami ngayong gabi ni Kuya Rodolfo. At nasabi niya sa akin ng problema dito sa bahay nila. So yan po, kung makikita niyo po yung bubungan na yan, lahat po ng may puti, ayan po ay may tulo. Ayan, lahat po ng may puti. So, tinanong ko po siya, magkano ba ang gagastusin kung papalitan mo yung pawid? Ilang pawid ba ang kailangan dyan? Ang sabi po sa akin ay mga 300. So sabi ko, okay, sabi kong ganun. Sige, sabi ko, total, pwede naman kami tumuloy dito. Anytime na mapapagawi kami dito, welcome nyo kami. Yan, so pwede namin maging quarters din ito kung kami ay pupunta ng Bicol. So sabi niya naman, at ang sabi ng nanay ni ating kasamang Kalinga partner, ay okay naman po. Ayan po siya, si nanay. Yan, siya po ay nanay ni Juan TV Vlogs. Yan, siya po ang nanay. So, syempre po, kasama natin siya sa Kalinga Partners, syempre po, una natin tutulungan kung sino po yung kasama natin na nangangailangan. So, sila po ay dito nakatirik ngayon sa tabi ng irrigation. Yan, ito po yung irrigation. Ito po ay nasa Labo. Dito pa rin po sa Bicol. So ngayon po, sabi ko nga, paano ako makakatulong? Ang hiniling po sa akin ay pawid. Ayan, yan sa bubungan dahil nga po may tulo-tulo pag umuulan. Sabi ko naman, sige po, titignan natin kung paano ko kayo matutulungan. Kaya, ito po ngayon si Kuya Rodolfo. Okay, magandang gabi po sa inyo, Kuya Rodolfo, Ate Eva. Ayan. So, kanina po sa pag-uusap namin ni Kuya Rodolfo, ayan, nasabi niya nga po sa akin, ang inyong bahay ay may problema. So, ano po ba ang solusyon dito sa problema ninyo sa bahay? Pawid, Kuya Mil. Pawid, ayan, pawid. Ayan. Okay, pawid. Mga ilan po ang magagastos na pawid natin diyan? O ilan na magagamit natin pawid diyan? Mga 300. So, okay guys, ito po yung kanilang bahay na sinasabi ko sa inyo. Okay guys, ayan po yung sinasabi ko sa inyo.
Kung makikita nyo po, yan, yung may mga puti, yan po ay mga taga. So, masyado na pong dry yung kanilang pawid. So, kinakailangan na po natin yan palitan. Okay, so 300 na pawid. So, hindi po ganun naman kalaki yung halaga na hinihiling nila sa atin. So, at saka, unang-una, ito po ay sa kapatid ng ating ano, ng Kalinga partner na si Juan TV Vlogs. Yan, Juan TV Vlogs. Okay po kuya, kung sakali pong matugunan ni Kuya Mail ang inyong kahilingan, kasi po ako po ay luluwas na bukas, ako po ba ay makakakuha sa inyo ng assurance or kasiguraduhan na ito po ay mapapagawa ninyo kahit na ako po ay wala sa inyong presensya? Oo naman kuya, tuluan na talaga. Ah, okay. So, maraming salamat po. Okay po. Sa abot po ng aking makakaya, kami po ay inyong welcome sa inyong tahanan nang walang anumang alinlangan. Nagtiwala po kayo sa amin. So, dahil sa ang aking pong kasamahan sa Kalinga partner ay inyo pong kapatid. So ako po ay magbibigay ng konting tulong sa paraan na kaya ko para lang po masolusyunan ang problema ninyo sa inyong bahay na tumutulo. So naintindihan ko naman po kasi nakita ko naman po itong inyong lugar na talaga naman pong kailangan talagang palitan dahil nakikita ko ang daming punong kahoy na nakapatong para baka kasi pag bumagyo ay liparin yan. So naintindihan ko po yan. At saka po guys, ito po ang kanila pong hanap buhay ay ang magtuhog ng sampagita. Yan. Yan po ay sa isang ano po, pakikwento nga po kung paano kayo kumikita dito sa pagtutuhog ng sampagita. Ang 100 po ng sampagita. 40 pesos ang 100 na 100. Parang kwintas. 40 pesos per 100 na kwintas. Okay po. So, magkano naman po ang kinikita nyo kung sakaling merong tutuhugin? Minsan po, pag naka 300, 80 pesos. 80 pesos? Nakaano na po, 80. 80 pesos. Eh, pinakamalaki na yung 80. Pinakamalaki, 80. Okay. Eh, paano naman po, kunyari, wala naman pong tutuhugin? Wala po po yan. Wala tinutuhog. Wala. Paano po yung source of income ninyo? Isang po, nagtatricycle siya. Nagtatricycle si Kuya Rodolfo. Bumaboundary lang siya. So, okay. So, paano yan? Pandemic pa naman ngayon. Pistis lang kuya, may nagtatanim. Nagtatanim po. Nagtatanim. Kung, paano yan? Kunyari, talagang walang-wala. Pandemic, syempre, walang sampagita, tapos mahina yung tricycle. Paano, saan po kayo kumukuha ng, kunyari, pambili niya ng bigas, pang ulam? Umihingi po ako dun sa anak ko. Sa anak mo, umihingi ka. Nagtatrabaho yung anak mo. Saan po nagtatrabaho yun? Sa ano po, Eriga. Area? Eriga po. Eriga. Saan po yung Eriga? Kamsur. Pero sa Kamsur. So napakalayo. So syempre, may pamilya na po ba 'yon? Wala. O syempre, sa trabaho niya hindi naman siguro ganun kalaki yung kinikita nung ano niya, siguro minimum lang or something. Tapos nag-uupa pa siya ng bahay, pagkain niya araw-araw, pinamamasahe niya, 'di ba? So medyo mahirap nga po. So siguro po gawa natin ng paraan kung tayo po ay makakatulong. Kung po ba kunyari tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makabili ng pawid, ano po ba tawag diyan, pawid? Pawid. Yan. Kailan po magagawa yan? Kung makakabili po yan, mail sa Biyernes. Sa Biyernes pa magagawa. Kung makakabili bukas, Biyernes po magagawa. Sa Biyernes magagawa. Pauling po ng Biyernes. Ah, okay. So, sige po. Titignan po natin kung anong paraan ang magagawa natin.
Okay po mga kalingap, mga housemates, yan, mga organic sponsors. Alright po, ngayon po ay tutugunan natin ng pansin ang kahilingan ni Kuya Rodolfo at ni Ate Eva. Okay po, sa paraan po na kaya ni Kuya Mail, tayo po ay magbibigay sa kanila ng pambili nila ng pawid. Para na sa gayon po, tuwing uulan, lalo na po ngayon, panahon ng tag-ulan, ay hindi na po tutulo sa kanila. Pinangako naman po nila na kung makakabili po sila bukas, ay sa Biyernes ay makakabit na po yon. Kasi meron din silang batang maliit. So, para protektado po sila. At isa pa, siya naman po ay, ito po ay kapatid ng ating kalinga partner na si Juan TV Vlog. Yan po. Kapatid po siya ni Juan TV Vlog, si Kuya Rodolfo po. So, ngayon po, habang nagkukwentuhan kami ngayong gabi, nakwento niya nga po sa akin ay natulo. Baka daw po kami mapatakan habang kami natutulog doon sa loob. So sabi ko, kaya tinanong ko na po siya. So ngayon po magbibigay po tayo ng konting solusyon sa kanyang problema. Kahit papano po ay sana makatulong sa kanya. Ito naman po ay kusang loob kong ibibigay sa kanya dahil po sa ating mga sponsors. Yan, bago man lang po ako umalis ng Bicol, ang sa akin po ay nakagawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Alright, sana po matandaan nila si Kuya Mail na isang beses ay nakadalaw sa kanilang tahanan. Yan po, maraming salamat po. Ayan, ito po, ibibigay na po natin ang ating konting tulong sa kanya na pambili ng pawid. Yan, ito po ang 2,000 pesos po. Ayan, 2,000 pesos. Ay, maraming salamat, Kuya Mil. Makakabili na kami ng pawid. Hindi na matulo. Ayan po. Sana po makatulong po sa inyo yan. Yan po ay maliit na bagay lamang na dapat nating tugunan. Bago man lang po ako makabalik ng aking lugar sa Maynila, ay nakapag-iwan po ako ng isang bagay na malaking kapakinabangan sa inyong pamilya, lalong-lalo na po sa inyong mag-asawa, yan, sa kapatid ni Juan TV Vlogs at sa nanay po niya. Ito po, nasa likod ko yun. Yun, nasa likod ko po. Yan, si nanay. So, yun po. At bukod pa po doon, yun pong kanilang tulay. Ayan po, yung kanilang tulay na yan, ay pinadadagdagan ko pa po ng 6 na kawayan para po mas malapad. Kasi po, si nanay, medyo may edad na, senior citizen na po, baka mamaya delikado po. Ayan. At saka po, itong ilaw na nandito ay pinalalagay ko po doon sa gitna para nun sa ganyan, yung kanilang dadaanan dito sa may irrigation na parang creek, safe po. Pinadadagdagan ko pa po ito ng 6 para mas malapad at safe po sa mga bata, kay nanay at sa kanilang mag-asawa. Ayan po mga kalingap, mga housemates at mga organic sponsors. Ayan po, nabigyan na po natin sila ng ating tulong na sa paraan na kaya natin. Sana po ay maging masaya sila kapag ito ay na palitan na ng pawid dahil po hindi na sila mababasa ng tubig tuwing umuulan. Malaking bagay po yan dahil kahit na ganyan lang po kanilang pamumuhay, may maayos po sila natutulugan. At isa pa po, anytime po na pumunta rin tayo dito, ay welcome na welcome po tayo. Ayan, dahil malaking tulong din po sila sa atin, kung di dahil po sa kanila ay wala tayong matutulugan ngayon. So, minabuti ko po na bigyan ng tugon ang kahilingan ni Kuya Rodolfo na kapatid ni Juan TV Vlog. Ayan. So, yun guys. Maraming salamat po sa inyo. Sana po, kung kayo po ay meron ipaabot na tulong, bukas po ako. Wala po akong tinatanggihan, maliit man o malaki. Okay guys, lagi ko po sinasabi sa inyo, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po kayong lahat. God bless po sa atin.
Thank you.